consider kung paano daw po ang tamang verb para sa subject na percentage o fractions. So, Chris, kailangan ulit ng correct relationship sa subject at sa verb. Kaya sa pronoun o non-referent, okay naman sa pronoun at sa pronoun referent. So, ang general rule natin, kapag singular ang iyong subject, kailangan mo din ng singular na verb. Pag plural ang iyong subject, plural din ang iyong verb. So, in case ang iyong subject ay fraction o percentage, like this one, half of the employees, half. Ayon sa rule, ang expressions of fractions or percentages, kailangan na yung verb ay mag-a-agree sa noun that immediately comes after this expression. So, titingnan mo anong kasunod nung fraction o percentage. Dito sa half of the employees, meron tayong employees, which is plural. Kailangan kapag ang kasunod na word ng half of, yan ay plural din. Kasi plural ang ating subject. Okay? Kaya meron tayong verb na have. Half of the employees have joined the company outing. Samantalang dito naman, 68% of the cluster of grapes. Bakit meron tayong has? Since meron tayong cluster, which is collective noun. Kapag mga collective noun considered as unit, yan ay mag-take ng singular verb. Kaya, 68% of the cluster of grapes has rotten. So, itong cluster ang ating titingnan, yan ay singular, kaya tama ang ating verb na has, which is singular. Okay? Kapag ganito naman, half of the property, half. Tapos, ang kasunod niya ay property, which is a noun. Property, hindi properties, half of the property, singular. Kaya, ang ating verb ay singular din na goes. Kapag gagamitin natin ang percentage o fraction na katulad nito, half. Ano yung ibig sabihin ng half? Anong gusto mong sabihin din sa half? Ito yan, half of the property goes to her. Ito ay may sasabi, pares lang to. Yan ang ibig sabihin ng half dito sa sentence na to. Half of the property goes to her. Pwede mong sabihin ng half goes to her. Kasi ang tinutukoy mo ay property. When used alone, the verb to be used will depend on the situation they are in. So, ito ay, dito yan. Ito yung situation niya. Half of the property goes to her. Ginamit mo lang ay yung half lang. So, nakadepende yan sa situation. 3/4 of the oranges were taken home. Itong 3/4 percentage, meron siyang kasama noun. Oranges, which is the word oranges, plural, kaya ating verb na were na plural ang ginamit. Okay? So, 3/4, ang ibig sabihin niya, situation niya, dito niya kinuha. 3/4 of the oranges, kaya ang ating verb ay plural na were. 3/4 of the oranges. 3/4 were taken home. Okay? Lagi nating tatandaan ano yung kasunod ng percentage o fraction. Kung singular pa yun o plural. Kasi kung singular ang kasunod ng halimbawa half of, edi singular verb din ang gagamitin. Kung plural naman, edi plural verb ang gagamitin. Okay? Thank you!